A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, you are not in the flesh. On the contrary, you are in the Spirit. If only the Spirit of God dwells in you, whoever is done does have the Spirit of Christ, does not belong to him. If the Spirit of the one who raised Jesus' death dwells in you, the one who raised Christ from death will give life to your mortal body. Through the Spirit that dwells in you, consequently, brothers and sisters, we are not deterred to the flesh. To live in according to flesh, for if you live according to the flesh, you will die. But if the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Kapag may mga tao humihingi ng spiritual direction o payo, ay pagkatapos na pagdinilay at pag-uusap, kalimitan sinasabi, pumunta kayo sa harapan ng banal na sakramento sa altar. Kausapin ninyo ang Panginoon.
At pagnilayan yung mga bagay na ito. Kung may misa, magsimba kayo ng misa. Kung walang misa, ay kausapin niyo si Jesus sa banal na sakramento sa altar. At kung inyo po mapapansin sa banal na pagdiriwang ng misa natin, ito po naman ay nakuha ko kay Pope Francis. Simula po nung siya dumating dito, nagkataon na mapalit ako na isa sa mga pari at mga pumasok sa buhay konsagrado. Nakasama niya sa misa sa Manila Cathedral. Pero hindi lamang doon, no? Kailangan kasi yun ay first-hand experience. No? Kahit na ako sa mga misa niya, sa anumang oras or anumang pagkakataon, ay makita po natin na si Pope Francis, after the homily, ay nagbibigay ng panahon ng katahimikan. Kontusi nga, mas mahapang katahimikan sa atin. Medyo maiksi lang, no? Kasi sa atin, kumisan, sa tingin natin, napakahaba. Kasi hindi tayo sanay. Kontusin po yung inilalaan natin na moments of silence after the homily. 10 seconds lang po yun. Wala pang isang minuto. Pero kasi hindi tayo sanay. Pero yun po inilagay natin. Sabi ko nga, kinopya ko kay Pope Francis. Bakit? Para magkaroon tayo ng panahon na alin, ha? Nakausapin natin si Jesus. Baka kasi kahit nasa haba ng sinabi ko sa inyo, may gusto pa rin sabihin ng Diyos. Kausapin ninyo siya. Sabagat maliwanag po yung panyaya na ipinapahayag ni Jesus sa araw na ito. Na karunungan na inilihim sa mga marurunong at matatalino. Mayroon palang karunungan na inilihim sa mga marurunong at matatalino. Na tulad na ipinayag po rito sa banal na kasulatan kay San Mateo, ipinapahayag sa mga taong may puso na katulad ng sa bata. So kaya po pakinabangan natin, bagamat po ngayong panahon na ito, sabi nga natin ngayon, eh, meron tayong sinatawag na information explosion. Ang dami ngayong informasyon na makikita natin, maraming data. Pero it is not knowledge. Sabi nga, hindi pa dyan ay alin. Fake data. Fake news. Kwento-kwento lang. Kaya, well, nakatutulong na marami tayong pagnilay-nilayan. Pero, sabi nga natin, it needs wisdom para makita yung mga bagay na ito sa dami ng information na yon na nasa harapan natin. Pero yun yung paanyayan ng pumila. Paano natin makakami dito itong karunungan na ito? Karunungan na teknoka, inilihim. Inilihim sa mga marunong at mga matatalino. Hindi lamang ito karunungan na kung saan ay pwedeng makuha ng kanino man. Maliwanag na sinabi ng Jesus, inilihim sa mga marunong at matatalino. So ito yung handog na binibigay sa atin ng pumikapan. Ano lang yung gagawin natin? Ang gagawin natin ay alin? Lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo sa ating Diyos. Yun ang kasi yung panyay, no? Na ipinapahayag ngayon sa araw na ito. No? Come!
all who you are burdened. So bagi yun na kung saan makita po natin, no? Kinakailangan lumapit tayo kay Jesus. Kasi kung may sinasabi natin na, Father, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Palagi ko naman siyang iniisip. Hindi naman sinabi ng ating ibanghelyo ngayon na isipin mo lang ang Panginoon. Hindi. Yung panyayari, lumapit kayo sa aking mga napapagal at nabibigatan. Lumapit tayo sa Kanya. Yung alam po na malungkot isipin na may hindi na hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Katulad po ng bawang alin, no? Sa mga problema na hinaharap natin ngayon, kanina lumapit. Hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi kay Lord. Lumapit sa drug lord. Lord yan, kaya lamang ay drug lord. Ito yung problema na hinaharap natin ngayon, ang lipunang ginagalawa na binibigyan pansin ngayon ng administration sa kasalukuyan. No? 3 million. 3 million katao ang apektado. No? Pero ngayon, million ang pinag-usapan natin dito. Bakit? Dito sila lumapit sa pinagbabawal na gamot. Bakit? Sa pag-aakalam. Ito ang magbibigay ng solusyon sa kanilang problema. Ano ang sabi, Father, kapag kasi kami nakatake ng pinagbabawal na gamot, nawawala ang aming problema. Tama nga naman, ano? Kapag ikaw ay nasa impluensya ng pinagbabawal na gamot, parating nga sa impluensya ng alak nalit, nakakalimutan mo ang iyong mga problema. Pero pagkatapos na mawala na yung visa yung gamot, ano nangyari? Nandiyan pa rin ang problema mo. No? Nandiyan pa rin yung problema mo. Sa mga tao nag-aakala na sila ay magkakaroon ng hanap buhay sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, ano nangyari? Hinain lang sila ng ipinagbabawal na gamot. Yung kanilang pinagpaguran, napunta lamang sa ipinagbabawal na gamot. So ito, no? Isang maliwanag po na sa mga kapatid natin na nagkaroon ng problema, hindi kay Lord lumapit. Hindi kay Jesus lumapit. Lumapit sa mga ipinagpapawal na gamot. Mali ang nilapitan. Bahagi rin po nito sa ating panalangin, no? Ay ano pa, yung mga katatayuan. Yung pong mga kapatid natin na mga dating mga Katoliko na nag-iba ng sekta. Ginikilala po ng mga obispo sa Pilipinas, patuloy na binibigyan ng pansin na ito ay isang malaking bahagi ng ating mga mananampalataya ang mag-iba ng sekta. Ito'y maliwanag bilang isa ito sa mga bahagi ng programa, ito pong ating 9-year program sa 2021 na ipagdiriwang natin ng 500 taon ng ating pagkakristyano dito sa Pilipinas. Kaya nga po taon na ito, every year meron tayong topic. Itong taon na ito ay Year of the Parish. Last year ay Year of the Family and the Eucharist and Year of Mercy. No? Nagsimula po ito ng 2013 bilang bahagi po ng 9-year program para po sa simbahan sa Pilipinas sa paghahanda natin sa 500 taon ng ating pananampalataya bilang mga Katolikong Kristiyano. No? At sa ngayon po rito, ang tawag po ng program na ito ay Era of Evangelization. At isa po sa haligi, may 4 na haligi na binigyan ng pansin, isa po sa haligi nito na rin, isinasalang-alang ang rin, ang mga kapatid natin, dating mga Katoliko na nag-iba ng sekta. Ngayon din o ay ngayong buwan na ito, buwan ng July, every month o mayroong
Every month, nagpapalituyan. Nakita niyo yan sa ordo. So sa mga lalong-lalong na alam ito ng mga apostolado ng panalangin, kaya po minsan naririnig ninyo na rin, we pray for the intention of the Holy Father. So ngayong buwan na ito, intention na rin sila. Sila yung intention natin. Mga kapatid natin na dating mga Katoliko na nag-iba na ng pananampalataya. Eh siguro sabihin natin yung Father, pabayaan na natin sila. Total, isang Diyos naman yan. Ah, hindi ho, ano? Hindi lang ho, isang Diyos yan, no? At saka, hindi lang ho sapagat pabahagi ng ating responsibilidad na sila rin po ay pangalagaan na makagawa tayo ng pagkakataon na alin. May balik sila sa pananampalataya. Bakit? Kasi ito yung pinapahayag natin. Ito yung tamang daan. Ito yung tamang daan. Ngayon ay sila yung iba ng set. Ano nangyari? Sila ngayon ay nag-iiba ng landas. At alin, baka sila yung maligaw. Alam nyo, may mga sekta na makita po natin yan rin. Anti-social. Pero mga sekta, hindi ko nalang mapapangkitin. Na ano? Na bawal sa kanilang mag-celebrate ng birthday. Pagkala, wala nang masama yun kasi wala silang pera eh. Kaya kaya nilang mag-celebrate ng birthday. Hindi, walang problema yung pera eh. No? Ngunit yung ipagdiwang mo na ngayon ay kaarawan mo, bakit? Kasi yung kaisipan natin na rin, magpasalamat palagi tayo sa biyayang ng buhay. Kaya ngayon narito, nagkakatipon-tipon dito sa banalang pagdiriwang ng misa, tayo nagpapasalamat na tayo ay buhay pa. Nagsasama-sama ngayon, magpuri sa harapan ng Puhumig Kapal. Yung ganong klase na kasipan, kasi bakit? Napakahalaga ang biyaya ng buhay. At alam niyo po, lahat ng ating celebration, liturgical man or para-liturgical, lalong-lalo na po yung mga sakramento, kahit na po yung misa sa patay, ay alin, it is a celebration of life. Isang pagdiriwang ng buhay ang binibigyan natin ng pagpapalaga, ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya, bahagi yung nakinakailangan din natin na matugunan ang kanilang patatayuan. Kasi bakit? Iba ang nilapitan nila. Iba yung nilapitan nila. Hindi ang aking Panginoong Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa aking mga napapagal at nabibigatan.